Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, ano? Ito po si Brother J-Rod Castros, admin host and moderator of this debate platform, the Philippine Debaters Association, no. Sa gabing ito ay mayroon tayong debate, ano, sa pagitan ni Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist at saka ni Brother Alvin Gitamundok, no, mula sa Roman Catholic Church. So, nais kong basahin muna ang topic na kanilang pag-uusapan sa gabing ito. Patutunayan ko na ang Diyos na itinuturo ng Biblia ay hindi literal na namatay, no? Ang magiging affirmative natin dito ay mula sa Seventh-day Adventist na si Brother Denmar Santiago at ang magne-negate dito ay si Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, no? So yun po ang topic na kanilang pag-uusapan, no? So ating mag-summarize tayo ng ating rules, no? Kasi meron daw nag-request galing kay Brother Denmar na dapat basahin yung ito. Summarize na lang ito kasi ang ating mga debatista naman ay mga professional na ito. Mga bigating debatista at kilala na itong mga debatista, no? Alam naman niyo yan, no? So, ang first rule natin is 10 minutes, no? Ang allotted time natin sa presentation, then 7 minutes ang hinihiling nila for the cross-examination. Doon sa rebuttal, same time, allotted time, no? Pagdating sa conclusion, okay na siguro mga 3 minutes or 4 minutes, no, sa conclusion. Okay, so yun po ang ating allotted time sa debating ito, sa gabing ito, ano, sa pagitan ni Brother Denmar and Brother Alvin Gitamundok. Of course, sa first round, sa presentation, pagdating sa cross, wala mo nang mag-i-interrupt hanggang sa matapos yung 10 minutes, so no interruption. Then, sa cross-examination, kailangan manggagaling lamang doon sa ipinipresent nung speaker ang lahat ng itatanong, no? Outside doon sa presented na argument ng speaker natin ay invalid po 'yon, no? So meron tayong 30 seconds para sagutin ang question. At kung meron categorical, dapat po nang sagutin ng categorical bago mag-explain ng 30 seconds. Kung wala namang sagot sa categorical, pwede yung ano, pwedeng humingi ng 15 seconds para ipaliwanag bakit walang sagot, either fallacy or other reason, no, ang maibibigay ng ating kwan. So 15 seconds lang 'yon, no. So rebuttal, sa pagdating sa rebuttal stand, pwede nang itanong ang kahit na anong bagay as long as related sa topic. So same ano pa rin doon sa first round, yung cross exam, yung pagsagot at yung mga detalye sa kung mayroon man mga fallacious na mga tanong. Okay, so no ad hominem, no side comment, no? Iwasan natin 'yan kasi kagabi mayroong ang daming side comment nangyari kagabi. Medyo nahirapan tayo doon kagabi, no. Pero okay lang, at least natapos naman yung debate kagabi ng maayos. Okay. So, yun po, no, ang ating mga rules at alam naman ng dalawang debatista natin ang iba pang mga minor rules sa ating debate. Ang binanggit lang natin ay yung mga major rules lang natin. Okay, ready na ba, Brother Denmar and Brother Alvin? Okay. Ready? Okay, time's up na. Bago tayo mag-umpisa, bigyan muna natin ng mga ilang minuto para pagpapakilala at mag-greet, no, o mag- pakiusap lang din sa mga debatista na ayain nyo na mag-share and like and follow ng ating mga manonood. Okay, unahin natin si Brother Denmar as our affirmative side. Brother Denmar? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ang maliit na lingkod, Brad, Tiago, sa paguhan, hindi pa sanay apologista ng Seventh-day sa ordinaryong layman ng ating iglesia, kapatid. No? At binabati natin unang-una ang ating Panginoon at gayon din ang ating kapatiran sa Advent Publican International Ministry at gayon din sa 3A Media, mga kapatid. At syempre sa aking mentor at sa aking twin brother na si Brother Fernando Bigamat Jr. na lamang lang sa akin ang lipstick po, no? Mga continue to follow, to like, to share itong platform ni Brother Gerald, ni support, mga kapatid. At kinagagalak ko rin maganda upang palad at makausap ang General Alvin Gitamundok, isang bishop delegated apologist
the Roman Catholic Church. Yan. So, salamat po. God bless sa ating lahat. Okay, sunod natin si Brother Alvin Gitamundok, Chief Roman Apologist ng Roman Catholic. Brother Alvin? Thank you very much, Brother Ross. I'm Chief Alvin dito sa PDA, Philippine Debaters Association. Salamat sa Diyos at nakabalik din tayo sa PDA at active na tayo every day. Tapos, pasalamat na ko sa ating mga fellow Catholics who is supporting me. I am Brother Alvin Gitamundok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist to represent the Catholic Church on the Gaday Doctrine bilang negative dito sa topic namin ni Denmark. I'm also happy to once again debate with Bad Denmark Santiago of Seventh Adventist Church. Formally galing siya sa Roman Catholic. And I hope and pray Denmark na later on, o hindi ba ngayon, later, you will come back to the Catholic Church. Welcome ka pa rin sa amin. Okay, good evening. God bless sa lahat ng manonood. Sana marami tayong mapupulot ng mga aral dito. Okay, okay, so, Brother Ross. Yes, yun po, no, si Brother Alvin and si Brother Denmar. So, abangan nyo po, no, at huwag kayong kukurap kasi napaka-controversial po ng topic na ito, no. God died. Literal ba na namatay? So, maraming tumataas yung kilay dito, kahit ako. Okay, so, umpisa natin ang ating debate, ano. Siyempre, mauuna dito sa 10 minutes ang ating affirmative na si Brother Denmar Santiago mula sa relihiyong Seventh-day Adventist. Brother Denmar, 10 minutes. Okay, good evening po sa ating lahat, mga ginigilo po mga kapatid. Ang inyong pong maliit na record, Brother Denmar Santiago, isang baguhang apologista at ordinaryong libro ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Napo, so sa ating pagpapatunay, gusto ko po munang ipagpauna, mga kapatid, ang pananampalatayang Adventista, according kay Ellen White, no? The Great Controversy, page 592, ang sabi, no? For God will have a people on the earth to maintain the Bible and the Bible only, the standard of all doctrine, and, sabi dyan, no? And the test of every reform, no? Ayan po sinasabi ni Ellen White. So, Bible and Bible only. Mananatili po tayo doon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. At yung aking ipipresent po ngayon, mga kapatid, ay ito po ang aking paninindigan noon bilang ako ay isang Roman Catholic at ngayong ako'y nasa tunay na iglesia na, mga kapatid, ay lalong pinatibay ng ating pag-aaral sa Roman Catholic ang ating posisyon na itatayo ngayong gabing ito. No po? So, bilang katunayan, mga kapatid, sabi ni Neil Wilson na aming presidente, Adventist Review, March 5, 1981, page 3, there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. So I am mostly claimed that I am a Catholic too. I am a Adventist Catholic, mga kapatid. So therefore, what is the Catholic teaching about the death ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Summa Theologica ni Thomas Aquinas, Part 3, Article 1, Question 5, sabi niya dito, reply to objection number 1, Christ is the fountain of life as God and not as man. But, may but eh, but He died as man and not as God. So, hindi nga pwedeng tawagin God died. Kasi according kay Thomas Aquinas, no, ang sabi niya, He died as man. At pinatutunayan pa po ito ng fundamentals of the Catholic dogma. Ito po, no? Fundamentals of the Catholic dogma, mga kapatid. Apo, ito po ay original, mga kapatid. Yan, mabasa niyo, fundamentals of the Catholic dogma. Yan. So, basahin po natin dito sa The Doctrine of the God the Redeemer. Section 2, Chapter 2, page 173. Ganito sabi. The Fourth Lateran Council and the Union of the Council of Lawrence express stress and merely the fact that the passion but also the possibility of Christ, no, secundum humitate factus est,
possibilis et mortalis. In his humanity, he was capable of suffering. Yan. So nakikita po natin, no? Yung passion ng ating Panginoong ano sabi? Secundum humitatem, factus est possibilis et mortalis. No? Yan po ay Latin ang ibig sabihin, in his humanity, siya ay nakaranas ng paghihirap. Ano pa po ang sabi? Ito sa Communication Idiomatum or Communication of Idioms, page 160. The Apostles' Creed attributes to the Son of God the human properties. Tao nga po eh. Human properties of conception, birth, suffering, crucifixion, and dying, and of being buried. Yung pagkakapanganak, ipinaglihi, naghirap sa krus, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Yun po ay tumutukoy saan? Human properties. Yan. So talagang pinatutunayan ng Catholic dogma, no? That it is a dogmatic. Dogmatic, mga kapatid, when you say dogmatic, according to CCC 88, paragraph 88, ano sabi ng CCC, mga kapatid? A dogma is a divinely inspired teaching of the Holy Spirit revealed to the Supreme Pontiff. It is revealed to the Supreme Pontiff, so hindi ito pwedeng tutulan. Irrevocable truths na ibinigay ng Holy Spirit doon sa Papa sa Roma. Okay? So mamaya tignan natin kung paano tututulan ito ni Alvin Quitamundo. No? Now, according dito naman sa The Catechism of the Council of Trent, no? Dito sa Article 4, Part 2, page 54, sabi dito, moreover, as Christ was true and perfect man, tao, he of course was capable of dying. Oh, kita po ninyo, Catechism of the Council of Trent, no? So this is a dogmatic expression of the Council of Trent. So, kung ito ay tutulan ni Brother Alvin, let him be anathemized. No? Let him be anathema, mga kapatid. No po? So, ngayon, babasahin ko po dito, mga kapatid, dito naman sa kay Pius, Catechism of St. Pius the 10th, ano sabi ni St. Pius, no? The hammer of the modernist, sabi ni Pope Pius, question number 3, dito sa Article 4, page 20. Did Jesus Christ suffer as God or man? Ano ang sabi ng Papa sa Roma? Jesus Christ suffered as man alone. As God, he could not neither suffer nor die. Sabi ng Papa sa Roma, no? So, sabi niya, hindi maaaring mamatay ang Jesus bilang Diyos. Kapag kasi sinabi ng Papa sa Roma, no, Canon 333, pag sinasabi ng Papa sa Roma, no, yung 1983 Canon Law, pag sinasabi ng Papa sa Roma, ito ang pinaka-opisyal na sinasabi niya at hindi pwedeng tutulan. Eh sabi ito ng Papa. Punta tayo sa question number 10. To satisfy divine justice, what is necessary to Jesus Christ should be God and man? Again, answer. Pope Pius answered. Yes, to be able to suffer and die, it was necessary that Jesus Christ should be man, hindi God. Man, mga kapatid. No? Yan. So according to CCC, mga kapatid, eh, CCC tayo, Catechism, itong 1980 Catechism, ano ang sabi dito sa 1069? Death is transformed by Christ, Jesus the Son of God, who suffered, no? Himself the death that is part of human condition. Paragraph 1069, no? Yan. So human condition, yung namatay, mga kapatid, no? Karagdagan dyan yung sinasabi na in dying and death, his humanity become true and perfect instrument of his divine love, which desires the salvation of men, no? And sa CCC, paragraph 609.
No? Sa mga kapatid at mga Katoliko, magbasa tayo ng CCC upang hindi kayo magsisi. No? Paragraph 627. Christ's death was a real death. So, in that, to put an end to earthly, human, hindi sinabing godly, human existence. So, katikisin po yan, mga kapatid, ha? Yan po ang kinasusulatan ng opisyal na doktrina ng pananampalatayang Romano Katoliko, mga kapatid. No? So, dito naman sa The Council of Trent ulit, sa Article 4, Part 9, Paragraph 2, sabi dito, the second thing that regards the several parts of the article, namely burial, passion, and also death, apply to Jesus Christ, not as God, but as a man. Oh, dogmatically says, mga kapatid. No? To suffer and to die are incidental to human nature only. So we can say that Jesus Christ died in his human nature only, mga kapatid. No po? So, yan po ang paniniwalang ang aking natagpuan, yung ako po ay nag-aral ng Katolisismo noon, mga kapatid. At yan din po ang aming pinangahawakan, katulad ng sinasabi ni Ellen White, sa letter 260-1904 in Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5, page 1113, sabi dito, mga kapatid, when Christ was crucified, it was the human nature that died, according to Ellen White. Kaya mga kapatid, pareho po ng sinasabi ang katotohanan ng aking natagpuan ng mga Katoliko. At pinatitibay po, mga kapatid, ng ating mga referensya. Na, mic test, Father Denmark, time na po, no? So, okay. Nagkaroon ng problema yung aking microphone. Okay, so yun po si Brother Denmark sa kanyang 10 minutes presentation, ano? So, ang ating examination is hindi ka marinig, Bro Jiron. Check mic test. Okay, ang ating bang cross-examination is 7 minutes. Tama ba yan? Yes. Okay, iset ko lang muna yung 7 minutes natin. Ano? Kasi hindi ko na-set kanina. Okay, so yun po ang first presentation ni Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist. No? So, tingnan natin ngayon ang kanyang set up sa pagtatanong ni Brother Alvin, no? Kung paano ito i-negate ni Brother Alvin. Okay, so Brother Alvin, 7 minutes for cross-examination. Thank you very much, Brother Ross at Brother Denmar Santiago. So dito pa ngayon sa first cross. Ang unang tanong ko sa iyo, Brother Denmar, di ba ang usapan natin sa topic mo, according to the Bible and references. Nakinig ako as a premise muna, moderator, Brother Ross. Nakinig tayo dito, first 10 minutes si Dong Denmar Santiago ng Seventh Adventist Church. Hindi siya nagsipit ng talata sa Biblia. So aminin mo ba, Denmar, wala kang na-quote ni isang talata sa Biblia, magpatunay dyan sa topic mo sa first stand mo 10 minutes. Yes or no? Aminin mo, wala kang tinalata sa Biblia, first 10 minutes. Yes or no? Yes, pero mamaya meron. Okay. Next question. Next question, maraming salamat sa pag-amin mo, wala kang sinipi. So ang sunod ko na tanong, kasi ikaw ang affirmative, according to the Bible and references, tatanungin kita ngayon saan sa Biblia yung affirmative stand mo sa topic mo na ang Diyos na itinuturo ng Biblia, yan ang topic, ay hindi namatay, literal. Saan yun mababasa, letra po nita? Chapter and verse po. Very categorical question. First Timothy Chapter 1, verse 17. Next question. First Timothy, chapter 1, verse 17. Okay.
Sige, gibasahin ko dito. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Purihin natin at walapiin magpakailaban ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang tanong ko sa iyo, Brother Mar, alam mo ba ang Grego nito? That this refers to theotes in the Greek, divinity or divine nature, not to the divine person or the God person. Alam mo ba ito? Yes or no? Alam mo? Sa Greek, okay. This refers to the divine nature. Okay, cut muna natin yung time. No? Meron tayong objection. Ano yung objection, Brother Delmar? We are not talking Greek here because we are not an expert or a scholar of Greek. So the question is irrelevant at hindi ko po sasagutin yan. Next okay. Question. Counter, Brother Alvin? Counter, Mr. Moderator. Kasi ang topic namin, inamin niya, dahil ko lang siyang sinigil sa first time niya 10 minutes, I have the right to cross him according to the Bible. Kasi patutulayan niya, ang Diyos ay tinuturo ng Biblia, yun talaga ang main, hindi naman yung referensya ng Katoliko, tinuturo ng Biblia ay hindi namatay, literal, according to the Bible. So sinipin niya 1 Timothy 1:17. So moderator, my objection is justified kasi he quoted Timothy 1:17. So nagtanong ako sa kanya, yung salitang Diyos yun, sa Greek, original Greek, ay we have to come back to the original Greek. Ano yun? Divine nature, divinity, or divine person? Okay, dalawa lang pagpipilihan ako, moderator. Okay, moderator's decision, ano? Kasi narinig naman natin si Abby ni Denmar, ano? Sa Greek, no? So, paki-rephrase na lang ulit kung gusto mo pang itanong ulit, Brother Alvin. Resume time? 5 minutes? Ulitin ko ang tanong. Sinipi mo ngayon, tinalata mo, late na dito sa close examen, 1 Timothy 1:17 as a premise. Yung Diyos doon, di ba nag-refer yun sa divine nature, divinity, sa pagka-Diyos, hindi mismo sa divine person, persona ng anak, na si Kristo, na Diyos naging tao? Yes or no? Sagot. Objection, moderator, objection. Okay, pause mo natin yung time. Brother Delmar, ano yung objection niyo po? Ang ating rules, Mr. Moderator, sa first presentation, according lang sa presentation ng itatanong. Ayan, mamaya niya itanong yan, sasagutin niya. Okay, ang counter ko kasi kasama na dito sa tanungan, ang sagot na preview sa unang tanong ko, napasama ng 1 Timothy 1:17 kasi sinagot na niya sa tanong. Kaya I have the right to follow up ayon sa unang Timothy 1:17. Ulitin ko, Mr. Moderator, Bradenmar, ano ba sinulat ba dyan, letter po letter, kahit sa translation, ang divine person ni Kristo na Diyos na naging tao, hindi namatay dyan? Divine person ni Kristo na Diyos na naging tao, hindi namatay dyan, letter po letter? Yes or no? Pakisagot po, madali lang, yes or no? Kung kaya mo sagutin, yun ang tanong ko, Mr. Moderator, dapat sagutin niya, kasi valid yung tanong ko. Okay, moderator's decision muna kasi dininay ni Brother Denmar yan kasi hindi pa niya natalakay sa kanyang presentation. So as of the rules, may option naman na sa rebuttal stand. So next question tayo, 4 minutes and 37 seconds. Next question. Bukod sa 1 Timothy 1:17 na ayon mo, nagtuturo na ang Diyos dyan hindi na mamatay. May iba ka ba bang talata na si Kristo na na Diyos na naging tao, tinuturo sa Biblia, Old and New Testament, at sa Katoliko at sa Protestante, sa Sabadista? Si Kristo, letra po letra, literal, Diyos na naging tao, hindi namatay. Anong talata? Chapter and verse. Objection, Mr. Moderator. Okay, cut mo natin yung time. So, ano objection? The question is irrelevant. Again, ang negative side ay mag-focus doon sa ating mga inilatag kanina. As per rule na ang tatanong lang sa unang tanungan ay batay sa presentation. Okay, sa tayo mga moderator muna, no? Refreshing lang mga katikisim yung pinakita kanina ni Denmar. Brother Alvin, meron ka bang mga question doon? Subukan muna natin. Brother Ross, counter-objection ko, I'm focusing on the main topic. Hindi sinabi ng topic, patutunayan na ang Diyos tinuro ng Biblia ayon sa Katoliko ng mga references. Biblia daw, tinuturo ng Biblia. Yun ang main focus natin. Tingnan natin kung tinuturo ba, hindi literal matay ang Diyos. Kaya valid yung tanong ko, ang Diyos sa si Kristo na naging tao, hindi man namatay, anong talata?
Okay. Hindi mabigay ng talata, wala sa Biblia. Okay, okay, Brother Alvin. Okay, Brother Alvin, nakapag-object ka na at nakapag-object na si Denmar. So, ano man ang itanong mo at ayaw sagutin ni Denmar, meron naman tayong mga viewers ngayon, si Reme Diretso, John John Gonzaga, Gerald Gugnahan, sino pa itong iba, no? Meron tayong 10 viewers ngayon na live. So, i-check mo na lang, tanong mo kung anong gusto mo itanong, bala si Denmar kung mag-object o mag-object hanggang sa matapos ang ating oras. So, sila na ang mag-decide, decision, yung mga nanonood, sino ang may point sa inyong dalawa. Okay, resume time, 4 minutes and 7 seconds. Sunod na tanong, ibig sabihin Denmar, kahit hindi ka nakapagbigay ng talata, chapter and verse, na tinuturo ng Biblia si Kristo na Diyos na naging tao, hindi nabatay sa krus. Ibig sabihin, hindi para tinuturo ng Biblia yung aral mo na ang Diyos ay tinuturo ng Biblia, hindi literal na matay, hindi pala tinuturo sa Biblia. Yes or no? Sagot. No. Next question. Okay, next question. Sabi mo no, pero wala kang talata, patunay na ang iyong tema as affirmative, premise mo na Mr. Moderator, ang Diyos ay tinuturo ng Biblia ay hindi na matay, literal. So, ibig sabihin ulit, sabi mo, no. Wala ka na patunayan kasi pinakita mo dyan, hindi naman Biblia yan eh. So, ibig sabihin, wala talaga sa Biblia, yan lang sa interpretation mo sa Catholic books. Yes or no? Catholic books lang pala. Yes or no? Wala kang talata? No. Next question. Okay. Next question. Dito tayo sa CCC. Itong sa CCC, sinabi mo dito, pagkatao lang namatay. Ano ang si Kristo, divine person, yung isang persona niya, naniniwala ka ba na isang persona lang si Kristo? Ano yung persona ni Kristo? Ayon sa CCC, divine person o human person? Alin sa dalawa? Pili ka sa dalawa. CCC. Sige, sagot. Yes. So, according sa Roman Catholic, he is a divine being. Next question. Okay, cut muna natin yung time. 2 minutes and 30 seconds. Anong objection, Brother Alvin? Nandito na ngayon tayo sa CCC moderator. Tinanong ko siya. Ayon sa CCC yan, may CCC ka dyan. Ano ang persona ni Kristo na iisang persona lang, hindi dalawa? Divine person ba? Diyos ba? O God person? O human person? Okay. Sa dalaw. Hindi pumili moderator sa dalaw. Moderator muna. Kurikal niyan. Moderator muna. Counter. Okay, counter, counter. Okay. Brother Mark. Counter ako, counter. Okay. Moderator, sumagot ako. Yes. Ano sabi ko? Divine being. Sumagot ako eh. Yes, yes. Okay, na. Person. Okay, narinig naman ng moderator din, Brother Alvin. Divine yung sagot niya. So, next question tayo. 2 minutes and 30 seconds. So, ngayon, aminin mo, divine person lang si ang isang persona ni Kristo, the God person or divine person. Yes or no? Aminin mo. According to CCC. CCC mo, CCC ko. Yes or no? Divine person lang. Oh, bakit? Ang sabi ko, divine being. Huwag mong ibahin. Divine being nga eh. Oh, kung ibahin yung sagot ko. Sunod na tanong. Based on a premise, CCC. Ito, CCC. Article 4 to 6. At the heart of catechesis defined in essence, sabi mo, divine being, a person. The person of Jesus of Nazareth, the only son from the Father, who suffered and died for us, who now after rising is living with us forever. Tatanggapin mo yung divine being mo na divine person, isa lang ka person na ni divine pala, divine being, Diyos, God person, suffered and died for us. Tatanggapin mo sa CCT, letra po letra. Yes or no? Sagot. Objection. Yes or no lang. Siguro lang. Okay, cut objection. Muna. Cut muna yung time. 1 minute and 33 seconds. Sandali lang, Brother Denmar. Sandali lang. Hindi nabasa niya sa CCC. Kung ano mang paragraph yan, hindi ko nilatag yan dahil ang nilatag ko paragraph 627 at paragraph 609. Maliban doon, kung hindi yan ang paragraph na binabasa niya, hindi ko po nilatag yan. Next question. Okay, may counter ka, Brother Alvin? Yes, Mr. Moderator. Kasi tututulan ko yung mga sinipi niyang mga paragraph sa CCC. Gamit din si CCC moderator para malinawan tayo. Napaka payak at
Categorical lang question ko. Yung inamin mo na divine being, yung isang persona ni Kristo, divine person pala, inamin mo divine being. Sa 4 to 6, tatanggapin mo, yun yung divine being, divine person, namatay sa cross. Yes or no, 4 to 6. May karapatan na kumudali ng sagutin niya. Categorical, madali lang, yes or no. Hindi pwede hindi niya sagutin. Okay, okay, okay. So, nakapag-object na kayong dalawa. So, narinig naman ng ating mga viewers ang inyong mga katwirang dalawa. So, bahala na yung mga viewers natin na mag-analisa kung sino ang may point sa inyong dalawa. So, next question tayo, 1 minute and 29 seconds. Okay, next question. Ibig sabihin, Badenmar, according to CCC, nagkamali ka pala ng intindi sa ibang paragraph na sinipi mo, 670 at iba pa, 609. Ito, nagkamali ka pala kasi hindi mo natanggap, divine person pala talaga yung namatay according to 426. Yun ang tamang kahulugan, 426 sa CCC. Nagkamali ka pala ng pag-intindi, yes or no? Sagot. No! Sagot. No, kung nagkamali ako, mali ang CCC nyo. Bakit ano sabi ng CCC nyo? Christ death! Oh, ano ibig sabihin? Was wielded in it put to an end to his earthly human existence. Paragraph 627 ng CCC. So kung mali ako, mali rin next kayo. Question. Next question na, sabi ni Berto. Yung salitang his, pronoun his, divine person yun o human person? Sagot, dalawa lang. Yung his, sagot. Siya. Sagot. Divine person yun o human person? Sagot. Sagot. Divine being. Next question. Maraming salamat. So, divine being pala. Yun ngayon ang namatay sa krus. Huwag ka muna sumapaw. Tapusin mo ako sa tanong ko. Ngayon, tinasinagot mo, divine being pala yun, yung divine person. So, yun ang subject to death sa 4 to 6, yung 670 mo at 609. Yun yung siya ang siya, divine person yun. Sabi mo, divine being. Yes or no? Ulitin ko. Yes or no? Okay, sagot. Yes or no? Pwedeng sagutin, pwedeng hindi na kasi wala nang oras. Pwede mong sagutin ba? Hindi ko na sasagutin, Mr. Moderator. Time's up na eh. Okay. Okay, no? So, i-check natin ngayon yung presentation naman ni Brother Alvin, no? Kita mundok. Check ko muna ang ating 10 minutes no para kay Brother Alvin. Brother Alvin, 10 minutes para sa iyong presentation. Ready ka na ba? Yes, Badros, I'm ready. Okay, as soon as you speak, your 10 minutes time limit will start. Maraming salamat, Badros at Brother Denmar. Ito, maraming nakikinig sa atin. Napakaliwanag sa talakayan. Sa first course ko pa lang, bagsak na agad si Denmar. Kasi lahat ng tanong ko, walang kategorikal na sagot. Dapat magaling ka na debater pag yes or no, pinapili ka ng dalawang choices, mga categorical questions. Makapili ka sa dalawang choices, una sa katotohanan ka, kung hindi ka sa kamalian at sa kasinungalingan. You have to answer categorically yes or no. Pero nakita natin sa CCC, he does not understand CCC, minamalik niya pag-intindi ang CCC, yung talagang his na inamin niya, divine being daw, divine person, God person, divine being, yun pala ang namatay according to 4 to 6. Kaya hindi naintindihan eh. Basahin natin dito, 670. Tapos yung sabi niya, 609. Hindi niya naintindihan ang pakaliwanag dito. No? Basahin natin 609. So mabisto natin ngayon na hindi pala si Denmar tapat at gusto ng katotohanan. Gustong pamalian ang CCC. Tapos wala pa naman sa Biblia, walang talata. Jesus freely embraced the Father's redeeming love. 609. CCC. Oh, ito. By embracing in his human heart the Father's love for men, Jesus loved them to the end. For greater love has no man than this, that a man laid down his life for his friends. In suffering and death, his humanity became the free and perfect instrument of his, ano? Divine love. Ang kanyang pag-ibig bilang Diyos, divine love. So hindi lang humanity, hindi sinabi his humanity only. Walang humanity only dito. His divine love which desires the salvation of man in lead out of love for his Father and for men whom the Father wants to save. Jesus freely accepted his passion and death. Yung his, sinabi na divine being daw. So divine person. Kaya alam niya, aral na sa Batista, walang human person si Kristo. Pati na mga Katoliko, walang human person, divine person lang.
So yung salitang his dito, he, his, lahat dito sa personal pronoun, nag-refer kay Jesus Christ, divine being, divine person, inamin niya lang dyan. Eh, talo na siya. Kung malakpak ako kanina kay sumagot divine being, paulit-ulit, two times, kinaklaro ko ulit, no one takes my life from me. Sino yung me? Divine being, sabi ni Denmark. Sino yung me? No one takes my life from me. Divine being, divine person ni Kristo. Hindi pagkatao lang, walang sinabi human person kasi walang human person si Kristo. Yung humanity, walang humanity. Humanity alone. Kaya Denmark, matuto ka. But I, divine being, sabi ni Denmark, divine person. I, divine person, divine being, lay it down of my own accord. Hence the sovereign freedom of God's Son. O ibig sabihin, God the Son. As he went out to his body, his divine being, kamatayan ni Kristo. Ay, napakaliwanag, mali talaga, ito hindi nakaintindi. O, dito naman 670, ganun din. No, palpak din. Since the ascension of God, his plan has entered into his fulfillment, we are already at the last hour. Wala naman dito. Already final age of the world is with us. The renewal of the world. Wala dito. Mali eh. 630, tingnan natin. 630 siguro he's preparing. 630 or 627. Christ's death was a real death. Ano si Kristo? Sabi ni Denmark, divine being, divine person. Ang kanyang kamatayan, real ba? Literal? Yes, real death. So itong 67, 627, 609, tumutulong sa akin, nagpreba sa aking negative stud na Diyos na si Kristo na matay, literal, sa cross para sa ating katubusanan. Sa ating kaligtasan at katubusan. Christ's death, the divine being, divine person, was a real death in that it put an end to his earthly human existence. Yes, human existence, pero hindi sinabi humanity, human existence alone. Sinabi, he, his, divine being, divine person, kasi yung buhay na tao niya, buhay din niya yun, pagiging Diyos. May dalawa ba siyang buhay daw? Buhay ng tao, buhay ng Diyos. Eh, dalawang buhay sa Kristo. Isa naman siya ng divine person, hindi naman dalawa. Kaya din naman, masukul ka talaga dito, may ipit ka. Kaya, dapat ka dito. But because of the union with the person of the Son, yun, divine person yun, hindi yun naman person, retained with his body. His was not a mortal corpse like others. Hindi nga tulad sa atin eh, kasi Diyos siya, divine person, divine being. For it was not possible for death to hold him. Kaya nga Diyos nga siya, kaya hindi posible na after 3 days, ang kamatayan, mag-hold sa kanya kasi divine being siya, sabi ni Denmark. So kung tao lang siya, kumalik, died lang, di, possibly, he will be held by death. But no, it is not possible for death to hold him, the divine being, him, his, he, divine being, divine person. And therefore, divine power preserved Christ's body from corruption. Both of these statements can be said of Christ. He was cut off out of the land of the living. Si Kristo na Diyos naging tao was cut off, was killed, was died out of the land of the living. And my flesh will dwell in hope, for you will not abandon my soul to Hades. Hindi nga napunta yung kaluluwa niya sa Hades, sa impyerno, kasi Diyos nga siya, divine person, divine being. Nor let your holy one see corruption. Hindi makorrupted kahit body niya kasi katawan yun ng Diyos eh. Diyos yung katawan na namatay. Jesus' resurrection on the third day was a sign of this also because bodily decay was held to begin on the fourth day after death. Ayan, napakaliwanag dyan. Mga quotation dito, 470, Acts 2:24, St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Chapter 3, Book 51, Question 3, Isaiah 53:8, namatay ang Misaya, ang God na saan? Isaiah 53:8, mga talata, Acts 2:26-27, Psalm 69:10, referring to Christ, divine person siya, divine being, hindi siya mapigilan ng kamatayan 3 days, 3 nights lang. 1 Corinthians 15:4, Luke 24:46. Ang daming talata ng sisisi. Hindi na binasa. Matthew 12:40, Jonah 2:1, Hosea 6:2, John 11:39, Romans 6:4, Colossians 2:12, Ephesians 5:26. Naku din, Mar, wala ka pa naman talaga sa Biblia. E laglag ka dito kasi ang tema mo. Dapat Biblia unahin mo. Nag-quote ka ng mga Catholic quotation, nagkamali pa ka. Catechism of the Council of Trent, andito rin, sinabi sa page 57. So it is with strictest truth that we say that God died and that God was born of the Virgin and that God was buried. Page 57, Catechism of the Council of Trent. Ibig sabihin, talagang strictest truth, real death, namatay. Literal talaga, hindi metaphor, hindi figure of speech. Literal talaga, real death talaga.
literal talaga, stick is good, not God guide, stick is good ang Diyos sa ginatao. Isaiah 3, Isaiah 7, Isaiah 7, 14, quoted by Matthew 1, 22 to 23, Emmanuel, God with us, binigay sa atin isang bata, at siya ay Emmanuel, Diyos, God with us, Diyos, nakasama natin. No? Letra po letra, literal yan, na naborn siya. So namatay siya, na-resurrect, literal din. God, divine being, divine person, na na-resurrect, namatay. Literal din. According to the Catechism of the Council of the Page 57, kasi God was strictest book, literal, real, na namatay, na living din ang God, divine being, divine person. Tapos, na-born din, literal din, strictest book. Tapos namatay, literal. Isidol Manitira, naintindihan, na humanity dyan sa Council of Trent. Hindi sinabi, humanity alone. Wala sa Biblia, wala sa Catechism ng Katoliko, lahat ng mga libro ginamit niya. Palpak. Radios, time na ako. 1 minute pa, 2 minutes pa. 1 minute and 48 seconds. Oh, so ayan, maling-mali. Sabi sa Biblia, ang kanyang tema, affirmative. Walang talata na bigay. Yung nami naman na, Brad Alvin, o first time ko, walang talata. Tapos na, ipit ko, nasukol ko, meron daw, 1 Timothy 1.17. Wala namang nabasa doon, letra po letra, na si Kristo na Diyos naging tao, siya nagtubo sa atin, hindi naman nagpakita ang Ama eh, hindi naman ang Holy Spirit. Main talaga si Kristo Diyos sa New Testament, nag-fulfill sa Old Testament, na pupunta dito ang Diyos, maging tao, magpakamatay sa krus para sa atin. Hindi inialam ng mga talata sa Kares Dosigis, si Kristo yon matulos, si Yahweh, si Yehovah ang Diyos. You pierced me, kinote ni Kristo, John 19:37. Si Kristo yung tinulos, eh Diyos si Kristo sa Badista at sa Katoliko. Di yung Diyos ang tinulos na matay sa cross. Tapos tutulan yan. Hindi mo yan matutulan din, Mar. Oh, John 19:37, quoting letra po letra, Zachariah 12:10, o Isaiah 53:8, sino yon? Yung Diyos yun na may kapangyarihan sa lahat, Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, Emmanuel, Diyos with us, God with us. So yun yung namatay sa Isaiah 53:8, the Messiah, the divine being, the divine person. Hindi human person, walang humanity alone. Wala kang nabasa sa mga referensya mo sa libro sa Katoliko na humanity alone, human nature alone. Walang ang human person. Kaya yung divine being, divine person, yun talaga ang God person. Diyos talaga namatay. Letra po letra sa Biblia, hindi mo alam, maraming talata. Unang Korinto 11:26. O isang talata to, hindi niya pala alam na ang Adonai, ang Diyos, mayroong kamatayan dito sa New Testament kasi naging tao through his humanity. It was the God or divine person who died. For as often as you may eat this bread and drink this cup, you solemnly proclaim, kaya the Catholic Church solemnly proclaim, Biblia, mas mataas pa sa ibang libro. The death of the Lord, kamatayan ng Diyos. Time's up. So, yun po ano ang first presentation ni Brother Alvin Gita Mundok. Pa-shout out daw sabi ni Gerald Cugnaha no, saka si Dale Miralio no. Miralio. Hirap ako mag pronounce ang apelyido mo, Dale. Okay, 7 minutes Brother Denmark para sa cross examination. Ready ka na ba? Ready. Okay, so as you speak, your allotted time is for 7 minutes, so we'll start. Okay, first question, Bro Alvin. Okay, ito tanong ko, no? Sabi mo, nilista ko dito sa papel ko, no? Dalawa ang buhay ni Kristo. Okay, ano po yung dalawang buhay ni Kristo na tinutuloy? Okay, ito kanina. Post muna tayo, objection Brother Denmar. Merong objection. Anong objection mo, Brother Alvin? Wala po akong sinabi, moderator, na dalawang buhay. Galing yun kay Fernando Camacho. Kaya nga naribat ko na walang dalawang buhay si Jesus na may buhay sa tao. Iba din yung buhay sa pagka-Diyos. Nagkamali ng pandinig ito. Naduling na rin ito eh. Nabingi na. Kasi moderator, wala akong turo na kayo sa first time. Okay. Brother Alvin, sandali lang muna, moderator muna, makiusap lang tayo, iwasan lang natin yung mga hindi kaya-aya. No? Okay, meron kang objection, counter, Brother Denmar? Mr. Moderator, nagsusulat po ako abang nakikinig sa kanya. Eto nga ako yung papel ko, nagsusulat po ako abang nakikinig sa kanya, so it is impossible
na hindi niya po sinabi yan, Mr. Moderator. Okay, Moderator. Moderator, hindi ko po tindig yan at hindi yan tindig ng Katoliko okay, na may dalawang buhay. Okay, sandali lang. Tindig yan ang pinag-tumat po. Rule out mo. Sandali lang ha, Moderator's decision. Sandali lang, Moderator's decision. Narinig naman ng mga viewers natin na yung presentation mo, Brother Alvin, at saka narinig nila ang question ni Brother Denmar. So, nasa kanila na ang pagdidesisyon yan kung paano nila i-decide, no? So, denied yung question, so resume tayo for next question. Brother Denmar. Okay, next question. Sabi dito sa inyong CCC, 627, yung ginamit mo kanina, Christ's death was a real death in that it put an end to his earthly, ano ba nakasulat dyan? Godly existence o human existence? Sagot. Sagot. Hindi sinabi human existence alone. Yung sabi mo na divine being. Teka muna, patapusin mo ko din maruhag kang sumapaw. May 20 seconds ako. Teka muna. Cut muna, sandali lang. Brother Denmar, sumagot naman si Brother Alvin sa ano mo. Hayaan mo na natin siya. Objection muna ako, bro. Para fair, no? Sige. Hindi, sagot. Okay. Hindi naman. Sandali lang. Kategorikal muna. Kategorikal mo, sumagot kategorikal, sabi ng moderator. Sabi ko, yes. Earthly human existence, okay, hindi earthly human existence okay, alone. Okay, Brother Alvin, sandali lang, ano, narinig ko, yes, ano, yes. So, yes. Okay, 30 seconds to answer, to explain, Brother Alvin. Kung sagot ko, ulitin ko, yes, earthly human existence, but hindi sinabi, human existence alone. Kasi Christ, sabi dito, his body, sabi mo, ang his person refers to divine being. Divine person, sabi mo yan. So, ang divine person, nag-exist sa kanyang earthly existence. Kasama yun kay isang buhay lang, hindi daw lang buhay. Kasama yun namatay, ang yung kanyang divine person in his humanity. Pero his divine person is alive in his divine nature. Yun ang harap ko kasi hindi mo naintindihan. Next question. Okay. Madaling salita. Nung pinatay yung human existence, may buhay din naman yung divine existence. Tama o mali? Tama. The divine person did not die in his divine nature, but the divine person also died literally in his human nature. Amo ining, this is the one that I am reading now, 627. Hindi mo naintindihan. Divine person yun, divine being namatay sa kanyang human existence. Kay isang buhay lang si Kristo. Ang kanyang pagkatao, buhay mo. At pagka-Diyos, isang buhay lang, hindi dalawa. Huwag mo kong paratangan na dalawa. Next question. Okay. So okay, so may isang buhay, yung human, yes. At isang buhay din ang divine nature. So kung bibilangin mo, ilan ba yon? Isa o dalawa? Isa, kasi ang human nature, isang persona. Sabi mo, divine being, divine person, God person. Yung divine nature, isang divine person din yun, divine being. So, dalawa na nature, pero isang buhay lang kasi isang divine person, 4 to 6 CCC. Hindi mo naintindihan, kaya mali ka. Laglag ka dito din, Mark. Next walang question. Talo ka talaga. Okay. Next question. Dito naman, sa ginamit mo na CCC 426, letra for letra, may sinasabi ba dyan, God died? Meron o wala? Sagot, ikaw nagsabi na divine person to divine being. Walang iba. Person of Jesus is divine according to you. So it suffered and died for us. Wala ditong human nature alone o humanity alone. Wala dito mababasa person of Christ. Divine yan. Walang objection. Mababasa human. Next, cut muna yung time natin. Okay, anong objection, Brother Alvin? Tatanong ko muna. Tatanong ko muna kasi categorical, no? Uulitin ko lang, mamimili lang siya. Unahin niya muna yung categorical, please. Okay. Sa akin, ang sabi ko, sa CCC 426, may mababasa ba siya letra po letra na God died? Meron o wala? Pakisagot muna yung categorical. Sagot, meron. Yung God, God's eternal design. Si Kristo yun, person of Christ.
suffered and died for us. Buuin mo pagbasa, hindi mo pala binubagbasa letra po letra. God died and suffered for us. 4 to 6, kasi, hindi mo nabasa. Diyos yun, God's eternal design, reaching fulfillment in that person, divine person, divine being, next who suffered and question. Died for us. Letra po letra. Pagsa ka na din mo, wala na tapos ng debate. Next question. Cut mo na yung time. Sandali. Moderator muna. Brother Alvin, kanina binasa natin yung rules, walang side comment. Okay, so iwasan natin yung side comment. Okay, 3 minutes and 22 seconds. Resume time, Brother Delmar. Okay, next question. Okay. So, dito, sa katikisim pa rin tayo. Katikisim. Okay. Diyan sa katikisim na 609. Sa 609, oh, sabi diyan, by embracing to the human heart, Father's love for men, Jesus loved them to the end. A greater love, no more than this, but a man laid down his life for his friends in suffering in death. His humanity. Okay. So dito, Bro Alvin, ano yung nag-suffered and death? Humanity o godly? Sagot. Sagot. Dalawa, humanity at saka divine person. 4 to 6 at dito pinutol mo, his death, his humanity became the prey, pinutol mo para mangloko. Oh, and perfect instrument of his divine love. Sapagkat Diyos siya divine love, which desires the salvation of man. So divine person, divine being, died through his humanity, hindi humanity alone. Next divine question. Being, divine person died. Divine love, letra po letra. Kamali ka na ulit. Ano ba yung mababasa dito sa CCC 609? Divine nature o divine love? Ano mababasa? Sagot! Sagot! Divine love, pero ang divine love, galing sa divine nature, hindi sa human person. Walang human person si Kristo. Kaya ang divine love, galing sa divine person, divine being, sinabi mo, divine being, hindi mo na matutulan. Kaya laglag ka ulit dito din, man, I'm sorry to tell you, bugbog sarado ka talaga dito, wala ka talaga, okay, zero. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, sa 609, wala kang mababasang divine nature. Yes or no? Yes, pero divine love, ibig sabihin divine nature, sabi mo divine person, ikaw na mismo nagsabi sa bibig mo, divine being, ang person ni Kristo, hindi tao, wala siyang human person, walang sinabi humanity alone, kaya divine being, divine love of the divine being, yun ang namatay sa cross, hindi po humanity lang. Next question, kung namatay ang second divine person, ilan yes. lang ang entity? Dalawa o tatlo pa rin? Sagot. Tatlo pa rin, hindi lang dalawa. Kasi ang Father hindi naging tao, namatay sa cross, hindi po. Ang Holy Spirit hindi naging tao, namatay sa cross, hindi po. Second divine person, although naging tao, namatay sa cross. Pero divine person is living and alive through his divine nature, divinity, hindi po sa kanyang humanity, human nature. Alam mo yan, sa Katoliko ka pa, may sulat ka dyan, kaya nagkamali ka ba din, Mar? Bumparali ka dito, talo ka. Question. Sabi mo, si Jesus, nagkatawag tao, naging tao, sabi mo, sinulat ko dito eh, nagkatawag tao, naging tao, nung mamatay sa cross, sa madaling salita, ina-affirm mo na si Kristo namatay nung siya'y naging tao. Yes or no? Yes, ang divine person niya, kasi isang person na wala siyang human person, the divine person died in his humanity, but not in his humanity alone. The divine being, the divine person, the God person, the God the Son, died in his humanity, not humanity alone. Andyan sa Biblia. Okay, so time na po, no? So, Alvin Rafal, pa-shout po from Gitagum, Misamis, Occidental, Mindanao. Sabi ni Aldin Rafael, I'm 50. Ano po, sa akin lang maganda to kausap si Alvin kumpara kina Darwin, no? Kilala niyo si Darwin. Okay, so rebuttal na po tayo, no? Tapos na ang ating first round. So, punta tayo sa ating rebuttal stand. Ate ka muna, yung ating rebuttal stand ba, 10 minutes din ba? Or 7? Yes. 10 minutes. Yes, 10 minutes. Okay, so
Check ko muna itong 7, no? So 10 minutes tayo sa rebuttal stand. Check natin yung 10 minutes. Okay, Brother Denmar, 10 minutes for the rebuttal stand. Okay. So ano ba ang paniniwala ng Seventh-day Adventist at ng Roman Catholic? Babalikan lang po natin, mga kapatid. No? Ang sabi dito sa kanilang Dogmatically Council of Trent. Dogmatic po ito, ha? Hindi pwedeng tutulan. CCC 88, irrevocable truths revealed to the Roman Pontiff. Okay? Paragraph 88. Ngayon, sabi dito ng dogma. Dogma ito, ha? Dogma. Pwede mag-object. Okay, sandali lang, Brother Alvin. Meron tayong objection, no? So, meron tayong rules kanina, Brother Alvin, na sa pagka-present, huwag mo nating gambalain yung presentation, Brother Alvin. Pero okay lang, ano bang objection mo, Brother Alvin? Kasi may pangako si Denmar na second stand, ilalabas niya mga talata sa Biblia kasi yun ang affirmative stand niya. Hindi, wala sa affirmative stand, gagamit ng librong Katoliko. Eh ngayon, dyan pa rin siya sa librong Katoliko. Eh, napatunayan natin, mali ang pagkaintindihan niya dyan. So Delmar, balik ka sa topic. Bible, gamitin okay, mo. Langako ka. Okay, sandali lang, Brother Alvin. No, pakinggan naman natin si Denmar. Brother Denmar, anong masasabi mo dito? Nagpe-premise pa lang po ako eh. Papunta na ako doon. Yes, nagpe-premise pa lang ako. Oh, yes, yes. Okay, Brother Alvin, premise pa lang ang ginagawa ni Brother Denmar. So, siguro, ibalik na lang ng moderator para fair naman kay Brother Denmar. Ano? So, check ko muna yung time natin kasi nagambala eh. Okay, Brother Denmar, 10 minutes para sa rebuttal stand. Go ahead. Sabi dito sa Council of Trent, mga kapatid, no? The second thing that regards the several parts of the article, namely that burial, passion, and also death applied to Jesus Christ, not as God, but as a man, to suffer and die are incidental to human nature only. No? Catechism, the Council of Trent, Article 4, Part 9, Paragraph 2. So, ayan po, paniniwala ng Katoliko, dogmatically, mga kapatid. Ano naman ang paniniwala ng Adventist according to Ellen White, Letter 260, 1904, in Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5, page 1015. Was the human nature of the Son of Mary changed into the divine nature of the Son of God? No! Sabi dito, no! The two natures were mysteriously blended in one person. Two natures united in one person. Ayon, the man, Christ Jesus, in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. When Christ was crucified, it was his human nature that died. Deity or divinity did not sink and die. Now, that would be impossible. Ayan. So, ngayon, saan natin mababasa sa Biblia ito na si Jesus namatay lang sa kanyang pagkatao? Mababasa natin, mga kapatid, sa John chapter 10, verse 17. Ano ang sabi ng Panginoon doon? Ang sabi niya, I will lay down my life and I will take it again. Anong life po yun, mga kapatid? Ang life po na tinatawag dyan ay psyche. No? Psyche. Ang psyche, mga kapatid, ay buhay na pagkatao. Ha? At ang zoe ay buhay na pagka-Diyos. Katulad ng eternal life doon sa John 3:16. No? Zoe, eternal life, mga kapatid. O buhay na walang hanggan. Ngayon ay buhay na pagka-Diyos. Kaya po ang tao, mga kapatid, nung siya inilikha ng Diyos, ay mayroon siyang dalawang buhay. Una, yung kanyang buhay na pagkatao at ikalawa kanyang buhay na pagka-Diyos. Nung siya'y magkasala, mga kapatid, ay kinuha ng Diyos ang eternal life mula sa kanya. Kaya nga sabi, to have eternal life, kung magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasi kinuha muli ng Diyos ang buhay na yon. Katulad ng ginawa ni Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay at
kanyang kinuhang muli, no? So that is the example of the Bible, mga kapatid. Now, ngayon, no? Si Kristo, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi niya kinakailangang maging Diyos para mamatay. Bakit? Hindi po ata nag-aral ng theology itong si Brother Alvin. Okay. Ewan ko. Kung nag-aral ng theology ang ating chief apologist of the Roman Catholic Church in the Philippines. Pero ako, mga kapatid, personally, hinahangaan ko ito si Bro Alvin. Nung ako'y Katoliko pa, gusto ko tumakit na sa Manila si Bro Alvin. No, sana kami magka-debate face to face kahit sa Plaza Independencia. No? Yan. Makita tayo doon sa Plaza Independencia. Anyway, mga kapatid, no? Ito nga, no? Yung ikalawa nating patunay na ang Diyos ay hindi kinakailang mamatay bilang tao sapagkat meron tayong tinatawag na post-lapsarian and pre-lapsarian human nature. Ano po ba ang post-lapsarian human nature? This is a sinless human nature or a perfect creation of God. Ano sabi niya? I will gagawin ko o likhain natin. Likhain natin ng Diyos ayon sa ating wangis. Genesis chapter 1 verse 26. Ayon sa ating larawan. So ang tinatawag na pre-lapsarian ay kalarawan. Kaya nga po tinatawag na pre-lapsarian, human nature, pre-fall, mga kapatid. Yan no, yung human nature ng tao bago siya magkasala. Now, ngayon, si Kristo, mga kapatid, in order for him, mga kapatid, Hebrews chapter 2 verse 14, no? Ang sinasabi niya, kinakailangan niya dalhin naman ang laman at dugo upang sa mga ito ay kanyang mapatay ang may-ari ng kasalanan, ang diablo. No? Sabi niya sa Hebrews 2:14. So kinakailangan dalhin ni Jesus ang laman at dugo. Sa madaling salita, ano po ang daladalang human nature ni Christ? Ang alam lang kasi ni Bro Alvin, human nature. No? Pero ano ang daladala ni Christ na human nature? Ang daladala niya, mga kapatid, yung tinatawag nating post-lapsarian human nature o yung human nature ng tao na siyang tinanggap naman ni Adan at Eva after nilang magkasala. No? Kaya si Jesus, ayon sa Biblia, mga kapatid, inaring may sala. No? Yan, inaring may sala, sabi ni Apostle Pablo. Siya ay inaring may sala. Hindi nagkasala, 1 Peter chapter 2 verse 21, pero sabi, inaring may sala. No? Post-lapsarian human nature na nagdadala ng kasalanan. Kaya ano ang sabi sa kanta, Bro Alvin? Agnus Dei peccata mundi miserere nobis. Diba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. John chapter 1 verse 29. Dahil sa sanctuary, no, ang tupa na inihandog pang kapayapaan at katubusan ng kasalanan ng bayang Israel, tinatungan ng sasardote, no, ng kasalanan at ang kanyang dugo iitahin upang ang kanyang dugo ay i-sprinkle doon sa most holy place. Okay? So yun po ang ginagawa doon sa sanktuaryo. Which is, mga kapatid, yun ang ginawa na, yun po ang ginawa nitong Roman soldier. No? Nakalimutan ko kayo yung pangalan, pero santo yan sa Romano Katoliko eh. Yung human soldier na yan, siya'y tumuhog doon sa tagiliran ni Jesus at lumabas sa kanya ang dugo. No? Yan. So, lumabas sa kanya yung dugo. Kaya nga sabi, inisprinkle doon sa sanctuary yung kanyang dugo. Yan po ang katuparan ng Levitico 16. Sa madaling salita, mga kapatid, inuulit ko, post-lapsarian human nature ang daladala ni Jesus dito sa mundo, mga kapatid. No po? So, pangatlo,
Pangatlong katunayan, yung 1 Timothy chapter 1 verse 17. No? Ang Diyos na walang kamatayan, sabi diyan, no? Walang kamatay kasi Diyos yun eh. Ang Diyos diyan ay ano, Theos. Oh, Diyos yun eh, Theos, okay? So ngayon, mga kapatid, ang sabi diyan, ang Diyos ay walang kamatay, haring walang hanggan. May wala nang mababasa si Bro Alvin sa maayos sa translation na hindi bogus translation na paraphrase. No? At saka mga amplified, mga The Living Bible. Alam ko gagamitin niya yan eh. No? Babalik na siya doon sa Greek. Kung may God died na pagkakulit sa Bible, sabi niya, marami daw. Sige, labas niya, mamaya. Pero kung hindi niya mailabas, mga kapatid, hanggang mamaya, talo siya. No? Bakit? Ang Diyos walang kamatayan. Haring walang hanggan. Yan. So may patunay na tayo, ha? Ha? Ang dami na natin talatang binanggit, mga kapatid. Kaya, ito makikita natin. Ang divine person na si Kristo sa kanyang human nature. Kaya ano ang istand ng inyong likod para linawin natin. No? The second divine nature. Died in his human nature only. At walang mababasa si Bro Alvin na divine person sa Bible. Wala. Wala rin siyang mababasa, mga kapatid, no, na yung sinasabi niya divine being, wala rin. Wala rin siyang mababasa. No? Pero ang ating tindig, sabi ko nga sa inyo, natutuhan ko nung ako ay part parang Saint Cebu Online ni na brother Jong Chua at saka ni Steve Bote. Okay? So, ito ngayon ay pinatutunayan at sinosolidify ng pananampalatay Adventista at ng mga referensyang Katoliko na inutunayan. Okay, so yun po ano ang rebuttal stand ni Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist sa loob ng 10 minuto. No? So, dako tayo ngayon sa cross-examination dito sa rebuttal section. So, Brother Alvin, 7 minutes para sa rebuttal. Oh, maraming salamat, Brother Ross. Ang unang tanong ko sa iyo, Brother Denmar, sabi mo wala sa Bible divine person. Ano sa Grego? Talata, chapter 1, verse, yung salitang person. Aber, kung alam mo, anong talata yun? Yung person, may talata yun sa Grego. Anong talata? Alam mo hindi? Sagot. Alam ko. Next question. Alam ko. Next question. Kung alam mo, saan talata yung person na Greek word? Anong Greek word nun at anong talata? Saan sa Bible? Aber, hindi ka nag-blocking sa amin ngayon? Sagot. Anong talata? Alam ko, pero hindi ko yan nilatag. Okay. Hindi. Tanungan ko, sir, mo dito, objection. Dapat ibigay ng talata kung alam niya. Sabi niya, alam niya, tapos hindi pala makabigay. Ibig sabihin, hindi pala alam. Okay. Moderator. Mag-object ako. Okay, counter. Counter. Yes, hindi namin pinag-uusapan to si Kristo, divine person. Ang pinag-uusapan namin kung si Kristo namatay, literal o hindi. Next question. Objection, moderator. Okay, medyo nagkaroon tayo ng problema dito. Kulang sa tingin ng moderator, kulang yata yung ating topic. Ano? So, check muna natin ating topic. Patutunayan ko na ang Diyos na itinuturo ng Biblia ay hindi literal na namatay. Tingin ko naman kompleto. Ang Diyos na itinuturo ng Biblia ay hindi literal na namatay. Sa tingin ko, eksakto naman yata yung ano. So pakiulit nga ng tanong mo, Brother Alvin, i-check lang natin kung may katuturan yung tanong mo. Ang tanong ko, ulitin ko, Brother Alvin, masagutin mo very categorical. Sabi mo, na you boasted that you know the verse, yung pagpersona ni Kristo sa Biblia, sa Grego, translated person in English, James. Lay down mo lang, premise, makinig ka para masagot mo. Ito categorical. Saan yung talatang yun, chapter 1 verse? Huwag mo sabihin, hindi mo mabigay. Kung alam mo, dapat mabigay mo. Ibigay mo anong talata na may person si Kristo. Sabi mo, hindi divine po. Sandali, moderator muna. Sasagutin mo ba, Brother Denmar, o next question? Sasagutin ko. Okay. Resume time.
Galatia chapter 2 verse 6. Ang Greek po doon ay prosopon. Next question. Galatia 2:6. Oh, yes. Sige na. Next tanong. Saan ditong prosopon, Galatia 2:6, saan dito mababasa? Walang mababasa dito na person eh. But from those seeming to be something, what kind the word then does not matter to me. God does not accept the face of man. For those seeming important conferred nothing to me. Yung face of man, yun yung persona ni Kristo. Walang mabasa dito si Kristo. But then, Mark, saan dito? Yung Greek, persona ni Kristo, saan dito? Galatia 2:6. Nandiyan po. Nandiyan po, babasahin ko. Galatia chapter 2, verse 6. Babasahin ko sa Greek. Apo di ho, di po yan. Oh, imi ti ho pois. Poti imi. O di es, sigo, dayatero prosopon. Ho tiyos, antropos. Oh, nandun, di ba? Next question. Kailang nabasa persona ni Kristo dito? Malitong kalata mo, may Kristo ba dito? Prosopoy Kristo. Sabi dito, prosopon Theos. Ibig sabihin, divine person, prosopoy Theos. So tanggapin mo na, may divine person pala si Kristo ayon sa'yo. Sa talata mo, Galatia 2:6. Meron palang divine person, prosopos Theos. Yes or no? Sagot. Objection! Objection! Okay. Mo lang kung yes or no lang. Tanggapin mo ba yung binasa mo? Sandali muna, Brother Robin, at nag-object si Brother Denmark. Anong objection, Brother Denmark? Ang tanong niya kanina, ano ang Greek word ng person? Sinagot ko, prosopon. Binasa ko, Galatia 2:6. Yung prosopon, kasi hindi siya marunong magbasa ng Greek. Kaya binasa ko na sa moderator, sinalatak na yan. Marunong ko eh. Hindi siya ang kinukulong. Hindi ko eh. Sandali lang, Brother Denmark, no? So, kanina ko pa napapansin talaga, meron tayong mga side comments. So, pakiusap na lang. Siguro, alisin na lang natin yung mga side comments. Kasi isa yan sa rules natin, eh. Okay, patuloy ka sa iyong objection, Brother Denmark. Tapos Mr. Moderator. Ang tanong niya kasi, person, ano ang Greek ng person? Hindi niya sinabi na person of Christ. Kung person of Christ, may sasagot pa rin ako. Next question. Okay, counter. Mr. Moderator, nag-quote na siya ng talata. Binasa niya, kunwari sa Greek, Galatia 2:6. Binasa doon, prosopos Theos. Kaya tama yung follow-up ko question, Moderator. Valid yun. Dapat sagutin na categorically. Prosopos Theos. So divine person pala yun. Divine being. Meron pala. Tananggap na ba niya? Yun okay. Yung personal ni Kristo, okay, divine person, okay. Sinagot na niya eh. Brother Alvin, para lang sa kalinawan sa mga nanonood, ano? Proposos Theos, saan po ito nagre-refer sa konteksto? Kanino ito yung proposos Theos, kanino ito naka-refer sa context? Sabi ni Denmark, kay Kristo daw, yun ang talata na Galatia 2:6. Kaya nagtanong ako, yung personal ni Kristo, saan yun? Sabi niya, Galatia 2:6. So kay Kristo yun ayon kay Denmark. Okay. Moderator's decision. Gusto ko lang namang linawin sa mga nanonood sa atin kasi maraming nanonood. Okay, resume time tayo. Next question. Oh, next question. Itong prosopos Theos. Ano, bro? Sige. Moderator. Yes. Ito mag-counter. Counter. Yung Galatia 2:6, sabi niya kasi tanong niya, no? Ang tanong niya kanina, ano daw ang Greek ng person? Sabi ko, prosopon. Kung tinanong niya lang sana, yung person of Christ, which is pinaloob niya na lang, bago niya tanong yun eh, yung prosopon, nasa, yung person of Christ ay nandoon sa 2 Corinthians chapter 2, verse 10. Yan, person of Christ, nandiyan niya sa Greek ng 2 Corinthians 2, 10. Pero yung person lang na sinasabi niya kanina, yun po ay nasa Galatians 2:6. So, mali yung tanong niya eh. So, may bago siya. Okay. Tama na. Kasi naka-dalawang objection na kayong dalawa. So, resume time tayo. Next question, 4 minutes and 53 seconds.
O, next question. Ulit sa talata mo binigay, prosopon, persona, Galacia 2. Meron pala sa Galacia 2 size, prosopon, iyon, prosopostéos, divine person, divine being, letra po letra sa Grego, meron pala, yes or no? Aminin mo na ngayon, meron pala, divine person. Sabi mo kanina, walang letra po letra sa Biblia, divine person. Walang letra po letra sa Biblia, divine being. So, meron pala, yes or no? Galacia 2 size sa Grego, yes or no? Sagot, categorical. Dahil kung divine person yan, dapat nakasulat yan sa English, divine person. Eh, wala kang mababasa divine person sa English. Next question. Next question. Ang Grego, binasa mo prosopon, sabi mo person. Sabi mo person. Prosopon, huwag ka munang sumataw. Premise mo na to. Prosopoteos, ngayon nasukol ka na, divine person, prosoponteos. So ngayon, iitatwa mo to. You will negate this verse sa original Greek. Ay prefer mo yung maling translation na walang divine person. Yun lang i-prefer mo yung translation sa English. Itong Grego, itatwa mo, yes or no? I-deny mo yung Grego. Prosopoteos. Yes sir. Mali ang interpretation mo. Dahil kung divine person yan, isin niya walang categorical. Moderator? No nga. Sandali lang, Brother Alvin. Narinig ng moderator, oo yung sabi niya. Oo, siya, same lang sa yes. Oo, so dinigate niya, dininay niya itong prosopostéos. Hindi yun ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, Mr. Moderator, na no. Sagot ako kanina. Okay. Sandali, Brother Alvin. Three minutes and 35 seconds. Tumatagal tayo rito. Ang sagot ni Brother Tinwar, yes, tama ba Brother Tinwar? Yes, tama. Okay, tuloy mo yes, ang yes. Explanation for 30 seconds. Sige, explain din mo. Okay, Mr. Moderator, ang aking... magpapaliwanag na ako, Mr. Moderator, sumisingit si Alvin. Pakisaway muna. Under cross ka, oras mo to. Magdaanan ka lang siya. Okay, taga sandali. Hindi, Brother Alvin, sandali lang. Okay, bigyan mo natin ng 30 seconds to explain si Brother Denmark. Brother Denmark, go ahead. Okay, thank you. Okay, thank you. Ang sabi dito, Mr. Moderator, sa English, God accepts no man's person. Hindi sinabing divine person. Ang sabi, God will no accept man's person. Hindi divine person. Objection, God. Moderator. Okay, pause the time. Ano objection, Brother Alvin? Kasi ang Greek, binasa niya kanina, ang person daw, prosopon. Tapos ngayon sabi na sa English, wala daw person. So nga, ang tanong ko nga, dininay na ba yung prosopon? Nasagot niya sa tanong ko na person in the Greek. Sabi na Galacia 2:6. Sabi na yes. So ibig sabihin pala mo dito, dininay niya. Bakit sumagot pa siya ulit ngayon? Okay, counter, Brother Derman. Naiyak pa. Debitor, alam niyo yung tanong niya kanina, person. May, di ba yung prosopon? Ngayon, person lang. Pakilinaw niya, ano ba talaga yung tanong niya? Divine person o person lang? Kasi sabi doon, God will not accept man's person. Hindi divine person, man's person. Next question. Next question. So ibig sabihin, ang Diyos mo walang persona? Ang ama mo hindi persona? Ang anak mo hindi persona? Holy Spirit hindi persona? Ang Diyos mo? Sagot. Hindi pala persona ang Diyos mo. Sagot. No. Katikotan. No. No. Hindi person ng ama, anak ng santo. Okay, explain for the second. Sa Trinity, ako. Ang sabi niya, kung ang Trinity persons ko o yung triune persons ko of the Godhead, wala bang person, yes or no? Ang sagot ko, no. Kuha palakpak siya, akala niya, nakaisa siya, bali! Next question. Pero objection mo na, may moderator. Okay, cut the time. Kasi ikaw lang nakabit. Ano yung objection, Brother Alvin? Mr. Moderator, kasi sabi niya, walang person. Ang Diyos, walang person. Kaya yung prosopostéos, hindi yung divine person. Yun ang argumento niya, i-review natin. Kaya nagtanong ko, moderator, valid. Yung Diyos ba naturo na sa Balista na Trinity, Father, Son, Holy Spirit, hindi three persons yun? Hindi per second, third person kasi walang person ng Diyos. Ina-ikit na mo dito eh. Counter. Bugbog ka talaga dito. Okay, nakakahiya. Counter. Brother Alvin, side comment. Iwasan natin. Brother Denmark, counter.
Ang sinasabi ko, Mr. Moderator kanina, huwag niyo ilagay sa bibig ko, hindi ko sinabi. Ang sabi ko, doon sa talata ng Galatia 2:6, walang divine person. So yung hinahanap niya sa akin na si Kristo, divine person, wala sa talata kasi ang tanong niya lang kanina, ano sa Greek ang person? Dapat sinabi niya ano ang person of Christ? Moderators, decision. Moderators, decision kasi nakadalawang, ano, although ang ating rules dito, tag-iisang objection lang. Pero pinagbigyan ko kasi may, para malinawan lang yung mga nakikinig, ano? So, concern ko dito ang nakikinig. Okay, next question tayo, 2 minutes and 23 seconds. Next question. Nabasa mo ba na sinabi ni Kristo sa kanyang divine person as God the Son, second person of the Blessed Trinity? Kasi sa Badista, as a premise moderator, Katoliko sa Badista, naniniwala si Kristo, second divine person of the Blessed Trinity or God the Son. Naniniwala ka ba ng God the Son sinabi, ako ang namatay? Naniniwala ka ba diyan sa talata? May talata yan. Yes or no? Categorical. No. Yes or no? No, wala sa aming fundamental belief sa si Kristo namatay na Diyos. Ang sa amin, no, letter ni Ellen White na mababasa sa SD commentary, volume 5, ano sabi doon? No, ang namatay, yung human nature only, hindi yung divine nature. Next question. Ang tanong ko, ulitin ko, naniniwala ka ba't alam mo ang talata sa Biblia na si Kristo nagsabi mismo, ang kanyang divine being, divine person, wala siyang human person, sabi niya, ako, ibig sabihin divine being, namatay. Alam mong talatang yun, anong chapter and verse yun? Huwag kang mag-bluffing. Alam mong talatang yun. Historical, Mr. Moderator, yes or no, anong talata? Magbigay siya ng talata, chapter and verse, kung alam niya. Sabi ni Kristo, divine person, namatay. Basahin mo. Okay, cut muna natin yung time. 1 minute and 2 seconds. But then, Mar, medyo choppy yung dating mo. Pakilinaw ng objection. Okay. Objection ko, Mr. Moderator. No? Wala sa aming 28 fundamental beliefs na walang human nature si Kristo or hindi siya human person. No? Sa amin, siya ay divine being. Wala kami ganun. Yung tinatanong niya, may tanong siya na wala daw human person. Mali yung tanong niya, Mr. Moderator. Mr. Moderator, mahaba na. Okay, kasi under cross sa akin, he's under cross. Okay, ako ang nag-cross. Okay, counter, Brother Alvin. Ang counter ko, Moderator, kunti lang, ang tinanong ko sa Biblia, alam ba niya sa Biblia, letra po letra, inamin ni Kristo, yung divine being na si Kristo, nagsabi, ako namatay. Anong chapter and verse yun? Nakarinig ka sa moderator. Hindi mo sagot, categorical. Okay, sa revelation yan. Moderator na lang para matapos tayo, no? Nasa revelation yan. 1 minute and 2 seconds, resume time. Next question. Anong chapter and verse sa Revelation, Delmar? Kung alam mo ang Biblia. Sabi mo, alam mo ang Biblia eh. So, hindi ako nagtanong sa fundamentals, doctrines of the Seventh Adventist, anong doktrina ng Sabadista. Ang tinanong ko sa Biblia, kung alam mo, binigyan ka ng hint ng moderator, Revelations daw, alam mo yung chapter and verse na yan? Yes or no? Anong chapter and verse? Categorical. Sagot. Okay. Ito sagot. Tanungin mo yung moderator kasi siya ang sumagot, hindi naman ako. Next question. Natatawa ko dito, Mr. Moderator. 30 seconds. Next question. O next question, gusto mong itanong sa moderator, ibig sabihin, hindi mo talaga alam anong talata yon sa Revelation, binigyan ka na ng hit ng moderator. Yes or no, hindi mo talaga alam. Categorical, sagot, yes alam or no. Alam po, pero yung moderator ang sumagot sa'yo, kaya yung moderator ang dibatihin mo. Next question. Okay, time's up, no? So, napakasayang na debate nito. Okay, so wala tayong magawa, tapos na yung cross-examination, ano? So, dako naman tayo ngayon sa rebuttal stand ni Brother Alvin, no? For 10 minutes. Check ko muna ating time. Okay, Brother Alvin, 10 minutes para sa iyong rebuttal. Brother Alvin, wala kang sounds. Wala kang audio. Oh, maraming salamat, Mr. Moderator. But Ross, Brother Mar, medyo may comedy dito, mga kapatid natin ng mga viewers, Katoliko at hindi Katoliko. Natatawa ang moderator ako din eh.
Kasi nagsabi ng moderator, nagbigay na nga ng hit, nandyan yan sa Revelations. Tapos hindi pala alam din ni Mark, kaya nag-refer back to the moderator, but Alvin asked the moderator ang talata. Ano naman si Brad Ross eh. Hindi naman kasali din ng moderator, nagbigay lang ng hit. But then Mark, hindi mo talaga alam, kaya matuto ka dito, maturuan kita dalawang talata sa Revelations. O Revelations 2:8, sabi dito, and to the angel of the church of Smyrna write, these things say the first and the last, the Alpha and the Omega. Ibig sabihin, protos kai ho exatos. Tapos, Alpha kai ho Omega. Ito ang titles of divinity, divine being, divine person. Yun mang turo lang sa Batista, divine being si Kristo. Yung first and the last, Alpha and Omega. This is what is written in the English and Greek. Who became dead and lived. Oh, napakaliwanag. Sa Grego, hos again ito, necrois. So namatay siya talaga, literal, divine being, first and last, Alpha and Omega, divine person, God person. Pinodcast ko po kanina eh, nakarinig si Mr. Moderator, Badros Kasuna, ating chief admin. Hindi ito mababali, John 10:35, scriptures cannot be broken. E si Denmark, twist ng twist, pati libro ng Katoliko, twist ng twist. Kaya siyang laglag, 2 Pedro 3:15-16, pag pinipilipit mo ang Biblia, malalaglag ka. You will be condemned to hell, 2 Peter 3:15-16, kasi nag-private interpretation. Tapos binaligtad niya, ako na hindi alam ng Grego. Eh, hindi siya, siya ang hindi alam, eh, may kodigo dyan eh. No? Transliterated na yung Greek niya, na kodigo. Sa akin talaga, Greek talaga, original. Post egeneto necros, kai, yesen, esen, ibig sabihin, isoen, live, dead, necros, dead, became dead. Namatay talaga ang Alpha and Omega, namatay talaga ang first and the last, namatay talaga ang Diyos. Divine being, divine person, wala naman sa human person. Kaya hindi alam niya, talat lang ito, Revelations 2:8, inamin ni Denmark, hindi niya alam, itanong kay Brad Ross. Nalalo na kung ubuhin dito sa katawa dito. Si Brad Ross na nagkangisip pa yan dyan sa loob. Revelations 1:17-18, dalawa lang talata, siya, zero pa sa Biblia. Ang tema pa naman niya, papatunayin sa Biblia. Ngayon, baligtad, ako na tuloy, nagpatunay, Diyos mismo nag-amin. Umamin ng Diyos na si Kristo, na ako ay namatay, letra, literal, hindi figurative, hindi metaphor, hindi niya matutulan, hindi niya mabali itong talata, John 10:35. You cannot break scriptures, nakasulat na ito eh. Sabi dito, and he placed the right of him hand on me, saying to me, fear not, I am the first and the last. I am. Ano yung I am? Jehovah yun. In translating the Greek words, page 10, ni Dr. J.P. Green, editor nitong From Textus Receptus, King James Version, 15th century ha, na Greek text, Textus Receptus, translated to King James Version in English, page 10, introduction. In translating the Greek words for I am in certain places, we have capitalized these words. Vis-a-vis, I am, si John 8:59, Revelations 1:17-18, John 10:17-18. Pati pala John 10:17-18, I am yun, who laid down my life, who unjust, 17:18. Si Yahweh pala yun, si Jehovah, ang Diyos talaga. Divine being, divine person, sabi ni Denmark. Denmark, wala ka talaga dito. Talagang bugbog sarado. It is our firm conviction that in those cases, Jesus, o Jesus, Jesus Cristo, is identifying himself as God, Jehovah. Jehovah properly translated meaning, so translation din. Tapos Grego din. I am that I am, ego imi. Yud, he bau he. Jesus, of course, the English name assigned to a word that means Jehovah is my salvation. So pagsabi niya sa Revelations 1:17-18, I died, I am the first, I am the last, I am the Alpha and Omega. I am, ego imi, Yahweh, Yahweh, Jehovah, Jehovah, God. Person yun, divine person, divine being. I died, namatay ako, person yung I. Divine person yung walang human person. So Denmar, wala ka talaga dito sa Biblia, nabaligtad tuloy dito sa last portion. Ako pala maraming talata, dalawa na, Revelations 2:8, Revelations 1:17-18, hindi mo yan matutulan. O dito ngayon, nagtanungan kami sa persona, first, ninigate niya, walang di person sa Bible, Badalbin. Walang person. Tapos nagtanong ako, saan yun? Kung alam mo, may person, prosopon ang equivalent sa Grego, person sa English. So sabi niya, Galatia 2:6. Ngayon, nahulog siya sa kanyang bitag kasi yung Galatia 2:6, may Theos doon. Sabi niya, walang divine person dyan, Bad Alvin, kahit mabasa pa, prosopos,
Theos, hindi daw yung divine person. So ibig sabihin, kung hindi yung divine person, literal sa Grego, hindi sa translation, Galacia 2:6, wala palang persona yung ama mo, yung anak mo, yung Espiritu Santo mo, yung three persons in one God. Lumabas ulit. Eh, meron yun. Sa doktrina sa Sabadista, person yung Father, Son, Holy Spirit, Badalbin. Ako patuloy nagkamali. Isa nagsabi, wala daw person sa Biblia. Ang Diyos daw wala sa person sa Biblia. Walang divine person. Tapos talata ng Galacia 2:6, sa bisto na buking, nabulad, na bukat-kat dito, no? Nakita dito, nabusisi. Eh dito na, nabisto, may divine person pala ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun nga ang galing sa Biblia, divine person of the Son, Dos Corinto, Dos Jesus. Alam pala niya eh, nagbibingihan-bingihan to, nagbubulag-bulagan. Dahil man, matuluyan ka dyan sa pagkabulag mo, sa pagkabingi mo, pag ganyan ka. Alam mo pala, may person si Kristo, Dos Corinto, Dos Jesus. Ba't dinigate mo, bet? Muna, before. Unigated, inatatawa mo. Walang person sa Bible. Tapos meron pala, dalawa. Galacia 2:6, 2 Corinto 2:6. Kaya bugbog ka dito din, Mario. Wala kang panalo dito. Lahat ng tanungan, hindi mo nasagot. Categorical, puro ka-objection. Ang sama eh, itong pinaka-worst debate mo sa akin, ang performance mo nung dati, mas okay pa. Eh ngayon, grabe na talaga, worst na talaga. Ibig sabihin, walang Holy Spirit sa buhay mo, Delmar. Walang gumagabay sa'yo. Bumalik ka na sa Iglesia Katolika habang may panahon pa. Sabi ko naman, as chief apologist, welcome ka. O bigyan pa kita ng libro, tulungan kita. Balik ulit sa Katoliko. Huwag mong iwanan mo na sa Badista. Tatagyan lang yan ni Ellen White. Hindi yan totoong Katoliko. Tulad ng inamin mo kanina. So may prosokon pala si Kristo, persona. Ang sunod na tanong, kung inamin mo, 2 Corinto 2:10 sa King James Version, based on the textus sa Septus in the Greek, may prosokon Kristo. May persona si Kristo. Di, ano yun ang persona ni Kristo? Diyos na persona? Amen. O tao na persona? So, sasagutin mo, divine being, divine person. Eh, Diyos nga, eh, yun lang namatay sa CC 4:6, 6:09 at 6:7. Kaya din marwala ka talaga. It is the strictest truth that we truly say God died and that God was born of a virgin. Strictest truth pa rin, literal pa rin. Hindi figurative, hindi metaphor. Catechism of the Council of Trent, page 57. Hindi mo naintindihan ng mga librong Katoliko, ikaw nagkamali eh. Walang humanity alone, walang human person, walang human nature alone died. Walang alone. Kung alone lang, tama ka. Eh, walang alone eh. Wala ka sa Biblia na humanity of Christ alone in the Bible. Wala. Sa Catholic books, wala. Humanity, human nature alone died. Wala. Kaya nga, divine person died in his humanity alone. Divine person, divine being died in his human nature alone. Kung may alone, may divine person kasama, divine being. Alam mo yan, nag-post ka ng sulat na binawi mo yung kamalian mo. E ngayon, nabisto ngayon, kaya nagsabalista ka, ipipilit mo yung aral mo na hindi Diyos namatay. Ilaglag ka. Kung Juan 3:16, iba namang kalata na Diyos mismo namatay, nag-alay sa kanyang buhay. 1 John 3:16, yung I died, Revelations 1:18, Revelations 2:8, kinaroon ni Juan, ano namatay doon? Human person ba? Human nature alone? Humanity? Hindi eh. 1 John 3:16, by this we have known, King James ha, Protestant, hindi Katoliko, pero nandun din sa Douay-Rheims Version, 1 Juan 3:16, the love of God, because He, God, the one who laid down His soul for us. So yung psyche, ang soul ng Diyos yun. May kaluluwa ang Diyos? Yes, meron. Matthew 12:16, natutuwa ang kaluluwa ng Diyos. Eh, hindi pa nga siya naging tao eh. God has a soul, hindi mo pala alam. Akala mo soul, human lang talaga. Eh, hindi alam nitong Biblia eh. Yan ang problema eh. 1 minute. O, Isaiah 42:1. So, 1 John 3:16, God who laid down His soul for us. Hindi yung man, Jesus, laid down His soul for us. Walang ganun sa Biblia. Theos ba sa Greek? O, napakaliwanag. O, to theou, ho tehekenos, ho perhomen, ten psyche, how to? So, yung soul of Him, kay God yun. Jesus Christ na God na naging tao. Hindi yun sa pagkatao lang niya, sa humanity na yung human person, wala sa human person. Yung human nature niya, hindi yun ang soul. Kasi ang soul, may human person. Yung soul niya, as God made man, isa lang ang buhay. Hebrews 9:28, He offered His only one life, once and for all. Hindi mali yung sa'yo dalawa, wala yung pre-lapsarian life of the human nature, tapos post-lapsarian. Walang lapsarian, post and pre sa Biblia, English at galing sa Greek. Wala talaga yung zero. Invento yan ng sabrisa para makalusot. Dalawang buhay doon si Kristo. Napakalang.
buhay lang ni Cristo, Hebreo 9:28. Revelation. Okay. Oh, hindi ba po ah? Time na po, Brother Alvin. Sige, sorry. Kunin muna natin yung saan ba yung 7 minutes pa cross-examination. Brother Denmar, nandiyan ka na? Okay, nakalala na. Okay, so 7 minutes para sa cross-examination. Last cross-examination dito, Brother Denmar. Okay. First question. Yung sa Greek, sabi mo, marunong ka sa Greek eh. Okay. Ito ah, premise, Mr. Moderator. Yung John chapter 10, verse 17, I lay down my life and I take it again, sabi ni Jesus. Yung life yan, ano yan sa Greek? Psyche yan, pero sa 1 John 3:16, yung psyche, the soul, refers to God, Theos. Hindi mo alam ang buong Biblia, 1 John 3:16. Ho Theos, ho te ekenos ho per homon, ten psyche, auto. So, soul of him, God, hindi human. Walang human person si Kristo at hindi next yan human nature, human the alone. God yun, okay. Divine person, divine being. 1 John 3:16 sa Gregor. Next question. May hawak ka ba ng referensya? O may hawak ka ba ng concordance o referensya na nagsasabi na yung psyche buhay na pagka-Diyos at sa page? Yes, 1 John 3:16, letra po letra. Tapos John 17:18. John 10:17, huwag mo kung muna magsapaw. In translating the Greek words for I am, John 10:17:18, I am, refers to God, Diyos yun, hindi yung tao. Okay, Brother Alvin, bigyan mo natin ang objection si Brother Denmar. Brother Denmar, ano yung objection? Mr. Moderator, maliwanag ang tanong ko eh. Meron ba siyang hawak na kumpoda o referensya na nagsasabi na yung psyche buhay na pagka-Diyos at sa ang page? Ayun ang tanong ko eh. So, pakilabas niya muna. Kasi yung basa niya, 1 John agad eh. Bible yun. Counter. Ang hinahanap ko, concordance o reference sa ang page. Counter, Brother Alvin? Counter, I'm referring moderator, hindi lang 1 John 3:16 na ayaw na tutulan na letra po letra sa Grego at sa King James. Pati John 10:17 muna, sinapawan lang niya ako, mismong talata niya, John 10:17-18, psyche, referring to the soul of God. Kaya may soul ang Diyos. Hindi natanggap may talon niya ang Diyos. Brother Abel, linawin lang natin. Ang hinahanap ko si ni Brother Denmar yung concordance. Tama ba, Brother Denmar? Yes, concordance o referensya, standard reference. Kasi usapan, ayon sa Biblia, mga referensya. Ano yung referensya? Merong interlinear book si Brother Alvin. Pakita mo nga, Brother Alvin, para makita ng mga viewers. Yes. Yung cover, Brother Alvin. Bakit interlinear New Testament? Okay, next question tayo. 5 minutes and 50 seconds. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito, kung psyche yan, bakit dito sa Strong's Greek Concordance? No? Ang sabi dito, human soul! Agree ka ba na ang human soul isa sa definition ng psyche? Yes or no? Yes, pero hindi yan tumutukoy sa John 10:17-18 kasi sa talata, I am ang ginamit nito, ego eme, refers, John 10:17-18, refers to Jehovah. The case is Jesus identifying himself as Jehovah. Talata mo, John 10:17-18. Kaya yung psyche dyan, soul of God yun. Sino may-ari ng soul? Hindi tao. Diyos, kung may-ari, Diyos yun. God's soul. Next question. Ang pinag-uusapan natin, Bro Alvin, Greek, hindi Hebrew. Pero sige, tatanong ko na. Meron ba sa Greek? O, sa Greek eh. Sabi mo kasi, usapan natin Greek. Naglalabas ka ng iba eh. So, sa Greek ba na John 10:17, may ego Amy bang mababasa dyan? Meron o wala? Yes, 17. Hindi mo binasa. I am the good shepherd. I am. Tinalata dito ni J.P. Green, a scholar na Protestante. In translating I am, John 8:59, John 10:15, 16:17, 18. In this case, Jesus is identifying himself as Jehovah God. Hindi nga tao kasi yung psyche doon. Kay Jehovah yun, I am, Iguimi. Next question. Next question. Okay.
Ngayon, sa madaling salita, yung Diyos na nagkatawang tao sa iki, namatay sa cross. Yes or no? Yes, yun ang ibig sabihin. God died. Literal yun. John 10:17-18, Ego imi, I am the true shepherd. Ego imi. Yun yung sabi ni JP Green, refers to himself as Jehovah God. Hindi refers to himself as man, Jesus Christ. Kasi sa biblical, tama ako ang God died doctrine sa simbahang katoliko. Tinutulan mo sa demonyo ka, John 8:44. Anak ka ng demonyo na nagsimungaling. Ayaw ko sa katotohanan sa Greco, sa original King James. Kailagdag ba ito ba din, Mar? Next question. Okay, next question. Dito sa inyong Catechism of Council of Trent, Article 4, Part 9, Paragraph 2. Oh, ito, moderator, ay ano lang, premise. No, sabi dito, the second thing that regards the several parts of the article, namely, no, the burial, passion, and also death, apply to Jesus Christ, not as God, but as men, to suffer and die are incidental to human nature only. Oh, agree ka ba sa sinasabi ng inyong Council of Trent? Yes or no? Yes, nagkamali ka lang pagkaintindi. Walang sinabi dyan, humanity, human nature alone. Wala din sa Biblia, human nature alone died. Ang sinabi dyan, na not as God, but as man, not in his divine nature. Alam mo yan, nung Katoliko ka pa, kaya binawi mo nga nung Katoliko ka pa, na God died, naniniwala ka na. Kaya sa Catechism of the Council of Trent, yung libro mo, page 57, it is with strictest truth, literal, strictest truth, that God died. Yan ang libro mo, that God died, literal. Yan. Pabalikan ko ha. Sabi dito, the burial, passion, and also death apply to Jesus Christ, not as God, but as men, to suffer and die are incidental to human nature only. Are you agree with this? Yes or no? Yes, kasi ang as God dyan, hindi mo naintindihan, in his divine nature, yun ang turo ng God died. God did not die in his divine nature. God died in his human nature only. Kaya sabi na nga death, incidental to human nature only. Pero ang subject of death is the divine being. Sabi mo, divine person. CCC 4-6, tapos Catechism of the Council of Trent, it is with strictest truth, literal, that next God question. Died. Literal, God died. Nagkamali. Next question. Natanggap mo yung word ng Catechism of Council of Trent na to suffer and to die are incidental to human nature only. Tanggap mo human nature only. Yes or no? About, yes, yung human nature only, pero hindi ibig sabihin hindi na divine person. Divine person dyan, pinutol mo sa baba. But the divine person is the subject, is attributed death and is suffering attributed to the divine person. Nandyan sa baba, hindi mo binasa kay gusto mo i-ano kami, ilukuhin kami, huwag kang next manloko question. Sa demonyo ko, John 8:44. Next question. Okay. Naniniwala ka ba sa sinabi ng inyong Santo Papa, si Pius X, Catechism of Pius X? Dito sa Article 4, page 20, Catechism of St. Pius X. Oh, sabi, question number 3, did Jesus Christ suffer as God as or as man? Answer, Jesus Christ suffered as man alone. Oh, as God, he could neither suffer nor die. Tanggap mo ba ito sinabi ni Pius X? Yes or no? Tanggap ko, pero ikaw nagkamali ka lang, hindi. Kasi ang ibig sabihin niyan, tulad ng Catechism of the Council of Trent, as God, in his divine nature, hindi siya namatay, yung divine person. Pero yung divine person, namatay in his human nature only. Nasulat yan as man alone. His divine person, divine being, died in okay. His man only. Time's up. Time's up na po, no? Napakainit ng laban. Kaso lang, talagang mauubos yung oras natin. Ano? So, check muna natin, no, ang ating mga commenters. Randy, masaya pa Estelvano, Bro Alvin. Dale, dahan-dahan lang din sa pag-ano, sa pag-comment. Nako naman, si Remy Diretso. Wala ka talagang pinagbago, Dale. Pero kaya bigyan din si Dale. Okay lang. Okay, so check natin ang ating 3 minutes lang ba tayo sa ating ano? 5 yes, pa. Yes. So, malalim lang gabi, Brad Ross. Okay, sige. 3
check ko muna yung 3 minutes natin para may ready, ano? Settings. 1, 2, 3. Ay, nakapuha na. Okay, so 3 minutes, no? Siyempre, mauna dito ang ating negative side na si Brother Denmar Santiago mula sa 7-day Advent. Ako negative na dos. Ay, ikaw pala, sorry. Nalito tuloy ako sa ano, si Brother Alvin. Pero pwede para din siya mauna kung gusto niya. Si Brother Alvin pala ang ating negative no dito. So, si Brother Alvin ang mauna. Sorry, kasi sa sobrang tense ng kwentuhan natin dito sa debating ito, nawala yung moderator. Okay, Brother Alvin, 3 minutes. Maraming salamat, Badros. Naubo ako dito, natatawa. Kasi dito sa Biblia, patunayan Biblia, by the way din, masasabihin ko yung sayo, sa CCC 86 hanggang sa baba, 88, sabi dyan, ang magisterium at ang mga librong katoliko, servant lang, mas mababa sa Biblia. Ang mataas talaga Biblia. Eh, wala ka na patunayan sa Biblia. Talong-talo ka sa Biblia, sa tema mo. Ikaw sana mag-affirmative, magpatunay, nabaliktad. Ako na yung negative. Napatunayan ko, Diyos namatay, Biblia. So, ang sayo, Diyos na hindi namatay literal, dyan sa katekisim ng libro ng Katoliko. Di, mas mataas tong Biblia. E, protestante ka pa naman. Eh, wala kang panalo dito. Kahit ilang libro pa yan, tambakan mo dyan. Wala ka na, magbagsak ka dito. Bugbog sarado. In translating the Greek words for I am in certain places, we have capitalized these words vis-a-vis ego, imi, I am. John 8.59, John 10.15 to 17.18. It is our firm conviction that in those cases, Jesus is identifying himself as Jehovah. So pagka-Diyos niya, pag naging Diyos niya, si Jehovah siya, si Yahweh siya, I am, who I am, ego, imi. Uyod, hiwawhi. Packet Interlinear New Testament, page 10. Ni Dr. J.P. Green na scholar. Eh, ikaw hindi ka scholar. You're accusing me, I don't know Greek. Eh, meron nga ako nito. Ikaw wala eh. Tanungin kita, meron kang packet man lang, interlinear, ni Dr. J.P. Green, Textus Receptus ng Protestante na galing doon ng King James Version sa Textus Receptus na kinopya ni Martin Luther at ni Erasmus. Eh, wala ka eh. So, ikaw hindi talaga ka marunong, kaya laglag ka dito, bugbog ka sa referensya, sa tanungan, bugbog ka, ipit na ipit ka, nabisto kita. Tapos dito ngayon, napatunayan ko na mga librong katoliko pala sa'yo. Hindi pala talaga sa Biblia. Kung ang tema, patunayan mo sa librong katoliko, medyo tutunog ka, nananalo ka. Pero Biblia eh. Wala naman yan sinabi at mga referensya. Biblia nga eh. Tinuturo na Diyos sa Biblia, tinuturo sa Biblia, ay hindi literal, letra po letra pa, hindi literal, na hindi namatay. Wala kang talata. 1 John 3.16. O sa Greek. On that, translate sa English, King James at the way rhymes. The love of God, yun lang divine love eh, 607, palata mo kanina, 609 at 627. Because that one, isa lang ang buhay. Lay down his soul for us. Isang soul lang of God, walang soul of God hayo, sa'yo. Matthew 12:16, hindi mo pala alam eh. May kaluluwang Diyos na po sa King James, kawawa. Saiki lang, saiki ka, nangupya ka sa mentor mo na si Fernando Camacho na wala namang alam sa Grego, na bugbog ko palagi. Takot na ngayon sa akin. Nagtaka ko, ikaw hindi ka takot sa akin. Yung maestro mo takot sa akin. O, napakaliwanag dito. Matthew 12, verse 8. O, sabi dito. O, Matthew 12. Basahin natin. O, Matthew 12, versikulo 8-6. At this is size, napakaliwanag dito. So it might be fulfilled, spoken to the prophet. Behold, that child of whom I have chosen, the beloved of me, whom I delighted, my soul, sabi ng Diyos. Ha? Matupuha ang aking kaluluwa. May kaluluwa ang Diyos, dinidinay ng sabadista. Kirehe. Pagsak sarap. Matthew 12:16-18. Okay, so yun po ang final conclusion ni Brother Alvin Gitamundok mula sa Roman Catholic Church. No, so Brother Denmar, ready ka na ba para sa final conclusion? Okay, wala pa yata si Brother Denmar. Naihi si Brother Denmar, naihi. Greet natin, shout out natin si Remy Diretso. Sergs Jordan Solidad, no? So Randy C. Silvano, Dale Medalio. Okay, so habang hinihintay natin, no, patapos na tayo. So
Okay, so dito si Brother Tenmar. So Brother Tenmar, 3 minutes para sa iyong final conclusion. Okay, puntos number one, mga kapatid. According kay Bro Alvin, yung psyche defined as human soul. To human soul. So, sabi ni Cristo, I take down my life. Ano yung life niya? Human soul. Okay, next. Ano sabi niya? Tinanong ko siya pa ulit-ulit. Dito sa kanilang katisismo, agree ba siya? Sabi niya, yes. Paulit-ulit na yes. Ano sabi? The second thing that regards, no? The parts of the article. Sabi niya, no? The parts of the article, namely, no? The burial, passion, and also death apply to Jesus Christ, not as God, as man. Sabi niya, so, panalo tayo. Okay, sabi niya, no? To suffer and to die, no? An incidental to human nature only, sabi ni Bro Alvin. Agree daw siya. Human nature only. Yun, hindi naman pala eh. Human nature only. Yung definition daw, hindi namatay. Sa madaling salita, yung Diyos na divine, hindi namatay. Yun. Yari. Niyari ng katikisim. No? Ano pa? Ang sabi ng kanilang Pope. No? Sabi ng kanilang Pope. Pope Pius X, my favorite saint. Oh, the hammer of modernists. Yung mga modernistang nobos ordo. Ano sabi ng Pope? Sabi, oh, did Jesus Christ suffer as God or as man? Answer, Jesus Christ suffered as man alone. Sabi niya, no, wala daw alone. Ayan, may nabasa alone. Oh, as God, he could not neither suffer nor die. No, canon law. 333, sabi ko, pag sinabi ng Papa, it's official, hindi matututulan, irrevocable. Oh, ayan, ngayon, ngayon, pinatutunayan pa natin, 1 Timothy chapter 1, verse 17, tinutulan ba ni Bro Alvin? No, hindi niya tinutulan. Hindi niya tinutulan. Oh, ano ba? Ano pa yung ating patuloy sa Bible kanina na hindi namatay ang Diyos? Oh, yung Hebrews 2 verse 16, si Kristo ay nagdadala ng post-lapsarian human nature. Sabi niya, invento ko lang daw. Wrong! Mali! Hindi ka lang nakapag-take ng theology. Kaya sabi mo kanina, kumbaga, Brother Alvin, sa referensya katoliko, panalo ako. Sino katoliko? Sabi ng aming lahat, no? Adventist Review, March 6, 1951, page 2. There is another universal and holy Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Kaya, Bro Alvin, balik ka na sa tunay na Katoliko. Nakabalik na ko. Ikaw naman ang bumalik sa tunay na Katoliko. Time's na siyang pinag-inan natin ngayon. Time's up. So, yun po, no, ang kabuuan ng ating debate sa gabing ito. So, maraming salamat, Brother Alvin and Brother Denmark. Pero bago tayo magtapos, bigyan muna natin ng pagkakataon ng mga ilang minuto para sa shout-out, tag-in at mga sponsors nila siguro, kanilang mga babanggitin. Okay, unahin natin si Brother Alvin. Brother Alvin? Maraming salamat, una sa Diyos. At next to our chief admin na binelcome ulit tayo dito. Bumalik sa dito, naging active ang Philippine Debaters Association, si Ros Casona, at sa ating kapinggalingan si Denmar Santiago. Ma-okay naman yung palitan namin, napakaliwanag. Kayo nang bahala kung sino ang sa Biblia, sino yung libro lang, kasi ang Biblia mataas talaga. Kahit si Brother Ros as admin, alam ang Biblia mataas sa lahat ng libro. So praise the Lord, glory, hallelujah. Alam natin sino nanalo, sino natalo. So shout out sa mga kaibigan ko dyan, kay Brad, Catrice Bernabe, no? Si General Chris, sila General Casium Solomenio, si Rolly, no? Kasama ko si Brad, General Ramon Mapalo na all, mga ordained generals ng mga bishop delegated apologists, at hindi ko lang ma-mention ng marami pang iba, mga 10 na yata na delegate ko, Brad Ross with a bishop, firma ng bishop delegated apologists, si Gian Paolo Cruz, aka also known as Boy Letra, naging bishop delegated na din siya tulad ko. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Good night. God bless. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa Diyos.
Amen. Okay, okay. Maraming salamat din, Brother Alvin. So, dito tayo kay Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Brother Denmar. Okay. Maraming salamat unang-una sa three holiest beings in heaven. The Father. Oh, mali pala. Three holiest beings in heaven. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Napapasalamat tayo at tayo ay nagpapuri sa ating nag-iisang tunay na Diyos. Ayan. So, kinasasalamatan natin ang kabuuan ng ating grupo, Advent Biblical International Ministry. Ayan. Tsaka yung kasama natin na sa pagpapuhan, si Brother Fernando P. Camacho Jr. At kayo din sa aking mentor. Naku, nakamali ka ng binanggit. Ang aking mentor, si Dr. Rocky Tulog. Ayan, mention ko, ha? At pinasasalamatan ko rin siyempre si Brother Gerald na tumanggap sa ating debate at nag-bridge kay Brother Alvin. Sana hindi ito ang una at tuloy, Brother Alvin. Siyempre, maraming salamat din sa ating napaka-pogi na ating kaibigan at talagang masayang kausap. No? Sabi nga, mas magandang kausap kesa kay Darwin Dicgano, ang ating chief apologist of the Roman Catholic Church, Bro Alvin Gitamundo. Yeah, no? Okay? So, next time, at ito mga kapatid, lastly, aking pinopromote ang aking YouTube channel. I-type nyo lamang Brother Denmar Santiago or Denmar Santiago. Lalabas po yan at yung aking programa Ayon sa Nasusulat Ministry. Araw-araw po yan from 8 to 9:30 po. Sumasagot tayo ng iba't ibang tanong. Si Bro Alvin, welcome doon na maghanap ng mga Adventist na gusto niyang bubuhin. Pwede niyo po nalang doon. Okay. Okay. So, mga kapatid, at kayo humayo sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Okay, salamat din sa ating dalawang magigiting na Adventista, no? So mag-request lang ako, no, sa mga Seventh-day Adventist una na sana ay i-like and follow and share niyo naman yung ano, yung aming feed. Kasi pupunta rin naman dito ang inyong mga Adventista. Ganun din naman sa mga Catholic, sana yung mga Catholic na nandiyan na nakikinig ngayon, sana i-like, follow and share niyo naman yung Philippine Debaters para lumago naman yung ating Philippine Debaters, yung ating PDA, kasi international debate platform po ito. Ang makapagpapatuloy dyan, si Brother Alvin, isa yan sa ating international debater. Thank you very much. Ito po si J-Rod Castros, admin host and moderator of this debate platform, the Philippine Debaters Association. Good night. Thank you.